Para sa walang humpay na swerte, para sa tuloy-tuloy na swerte, ay gagamit lang po tayo ng luya. Ito po ay kung lubos ang iyong paniniwala at kayo ay positibo, bakit hindi nyo subukan at baka dito na kayo yumaman? Dahil ang luya po ay napaka-epektibo na mag-grant ng ating mga kahilingan at mag-attract ng abundance ang luya. Dahil nga po ito ay kumpul-kumpul, kagaya din ng gabi, yan ay nagdudulot ng abundance sa ating buhay. Lalo na po yan kung tumutubo. Kaya yung iba tinatanim po nila ito sa paso at nilalagay nila sa tapat ng main door. Dahil po para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, itinatanim po nila yan sa paso, ayan sa mga paso at nilalagay nila sa tapat ng main door. Yung iba naman po ay nilalagyan nila ng string na pula, isinasabit nila sa kanilang main door or sa kanilang pwesto, sa kanilang negosyo, sa tindahan. Nilalagyan nila ng string na pula. Yung iba po sinusulat ang, ako minsan sinusulat ko yung aking mga kahilingan dito sa luya, gumagamit lang po ako ng ball pen, isinusulat ko ang kahilingan. Pwede nyo rin pong ibulong ang inyong mga kahilingan sa umaga nang nakatapat kayo sa silangan ng alas 6 ng umaga, ibulong nyo ang inyong mga kahilingan. Ang gagawin ko po ngayon, ilalagay ko lang po siya sa garapon. Ganyan lang po at hihintayin ko po siyang tumubo. Yan lang po, ayan po, nag-a-attract po ng abundance. Yan, nakalagay lang po siya sa garapon. Ito po, napakabisa pong mag-attract na abundance. Kahit po ilagay nyo to sa ibabaw ng rep, sa inyong kusina, or sa inyong living area, or kahit sa inyong tindahan, ayan po ay napakabisang mag-attract ng kasaganaan. Ayan. Patutubuin ko lang po siya, habang tumutubo po siya, ay lalo po yung nag-a-attract ng swerte. At pag tumubo na po siya, pwede po kayong kumuha ng isang kuntil at lagay nyo po sa bulak. Yung bulak po, alam naman natin na nagpapagaang ng buhay. Ayan po. Tapos ilagay nyo po sa isang pouch na pula, yung kuntil nito na nasa bulak, binalot nyo ng bulak, ilagay nyo lang po sa isang telang pula or pouch na pula, ilagay nyo po sa inyong kaha or sa inyong pitaka or sa inyong bag. Kahit bit-bit nyo siya, kahit saan kayo pumunta ay kayo ay susundan ng swerte. Yan po. Lalo na kung nagkakakuntil-kuntil na siya at dumadami yung kuntil niya, yan po ay swerte. Kahit po yung natutuyo na siya, nagiging dried na siya, yan po ay nagdadala pa rin, nag-a-attract pa rin ng kasaganahan. Yung iba po ay pinapatong din to sa asin. Pero ang gagawin ko po ngayon, hintayin ko lang po siyang tumubo. Patutubuin ko lang siya pag nagkaroon siya ng kun. Hindi niyo po yan didiligan. Ganyan lang po, hintayin niyo lang po siyang tumubo. Ilagay niyo lang po ito sa may living area or sa inyong ibabaw ng rep or sa may altar. At pag tumubo nga po, kuhanin nyo yung kuntil. Kuhanin nyo lang po, gupitin nyo lang po, o ikat nyo lang po yung kuntil niya at ibalot nyo sa bulak at ilagay nyo sa pouch na pula. Yan po ay magdadala sa inyong swerte kahit saan po kayo pumunta. Pwede rin po kayong gumamit ng bawang. Ayan. Samahan nyo na po ng bulak para nga po sa kagaanan ng buhay. Ang bawang naman po, pan-repel ng lahat ng mga negative energies at pag-attract din po ng abundance. Yan pong bawang ay napakabisang mag-attract ng swerte at magtaboy ng mga kamalasan at bulak para sa kagaanan ng ating buhay. Ilagay nyo lang po sa ganyan sa isang maliit na bowl or sa isang garapon. Pwede nyo pong patakan ng asin. Also, para ma-repel din yung mga negative energies. Ayan, patakan nyo lang po ng konting asin. Ayan, yung bawang na may bulak, ayan po ay nag-a-attract din ang kasaganaan. Hintayin lang po natin to na magkakuntil-kuntil at mag-ano, yan. Patong nyo lang po yan sa ibabaw ng rep. Yun lang po guys, sana gusto nyo video ito, please like and subscribe to my channel. Siyempre po, samahan natin ang panalangin sa itaas, sipag at syaga. To God be all the glory.